Magandang hapon po. Ako po si Monchi Gabaw Santo sa impila ng Kulbos TV Channel sa programang Kwento Nyo, Kwento Ko. At ngayon po, inyo pong matutunghayan ang sari-saring kwentong aming ibabahagi sa inyo sa aming natunghayan sa Barangay Poblasyon, Muntinlupa City. Kami po ay humihingi rin po ng paumanhin dahil sa biglang nawala po kami sa ere. Pero kami po ay nagsumikap na maibalik po upang maipagpatuloy po namin ang aming ibabahagi sa inyo. Ito po'y tungkol sa pandemyang pinagdadaanan natin sa ating bansa. Panoorin niyo po ito. Magandang hapon po. Ako po si Monchi Agabao Santos ng Kulbos TV Channel. At dito sa Barangay Poblasyon, Muntinlupa City, matutunghayan niyo po ang aking kwento. Ngayon naman po, matutunghayan niyo po ang aming aktwal na pag-iikot. Kasama po namin dito ang mga frontliner ng Barangay Poblasyon, Muntinlupa City. Maniniguro lang po sila, kaya nagigit po sila na sinusunod po ng kanilang mga kabarangay ang batas na pinaiiral nila dito upang maiwasan po ang mga bagay na kinadidelikado sa kalagayan po nila. So, kamusta naman po yung pag-iikot niyo rito? Araw-araw po ba ginagawa niyo to? Yes po, sa daily po, everyday po na ano po kami, nag-iikot din po kami. Iba po yung panggabi, iba po yung pangumaga. Iba-iba po kasi yung shift po namin. Yes po, sir. So, hanggang saan po bang buong barangay po ba talagang iniikot yan? Yes po, yung sakop lang po ng poblasyon sa Flavor lang po. Kamusta naman po ang mga kabarangay niyo po rito? Meron po ba tayo nababalitaan din po ba rito na positive? Wala naman po. Good news po naman po yan. So, ibig sabihin talagang umiiral ng mga kabarangay niyo rito ay sinusunod ang inyong batas, no? Apa. Para maiwasan talaga ang paglaganap ng pinaglalaban nating pandemic. Yes po. Okay naman po, sir. Meron ng quarantine. Kuya, PPO ko. Kailangan ba? Dala lang yung ID ko. Ayun. Ha? May kasi yun na. Katulad po nito yung sa nakita ka ba? Wala po quarantine pa. Pero taga PPO po ako. Dapat po, dala nyo po na yung ID. Ayun po. Yan po ay pinaiiral nyo ng batas rito na kailangan talaga. Kasi po, nasa ano po talaga sila. Certificate employment. Ano po pangalan niyo, sir? Loren. Nadarito rin po ngayon? Oo, Manila. So, naglalakad ka ngayon without quarantine pass, isa sa pinaiiran po nila yan. Talagang may ipin po sila, no? Anong masasabi niyo po na kayo po'y nasin sa ato sila kayo sa patron na lang? Ano po masasabi niyo? Dahil sa hindi niyo nagdala yung quarantine pass? Akala ko okay lang na kasi usually sa Parañaque ang nagtatrabaho, pinapakita namin is yung COE lang pag lumalabas. Akala ko okay lang siya. Pagit yun ako. Kailangan po kasi may quarantine pass. Kasi kami kuya din po. Kami din po. Hindi kami pwede mo. So hindi exempt natin dito yung ano, papakita mo lang yung COE mo. Nasa BPO ka nagtatrabaho. Kasi part kami ng frontliner eh. Yung BPO. Parang ganito na lang po yan, sir. Ang gagawin naman po namin yan sa barangay, sila reward ka lang lang. So, ano yun? Ang pinsya ka lang. Ano ang oras din kasi may inaanin pa po ako? Ang handa nga po sa'yo pupunta ng barangay? Wait lang po, sir. Ano ang pintas niya? So, ano ang proseso po ang nangyayari pag nadala niyo po siya sa barangay? Ang proseso po namin is, pipinta lang po namin with mag-check po na may pangalan, pangalan ni Dan Andres, tsaka birthday, kukunin namin sa kanila para may information kami na once na makuha namin ulit sila is nagkalapin na namin sa headquarters po kasi may police naman din po kami kasama kasi lang po nagkalapin po na paalam na may emergency lang po yung police namin kaya po hindi po sila kasama. Ayan, ito po yung natunghayan kanina na nakatabi ko kanina sa barangay patrol.
isang lalaki na naglalakad, siya po'y nasita at wala siya may pakitang quarantine pass. Pero tagaroon lang po siya sa kabilang kalye. Ganyan po pinaiiral ang higpit ng batas po nila rito. At mamaya-maya po, makikita po po natin na nakita niyo naman po yung pagod ng ating mga frontliners. Ganun kasipag. Dahil talagang iniiwasan po nila na magkaroon po sila ng tinatawag na virus, COVID-19 dito. Kaya sa mga nahuhuli po nila ay maunawaan po nila kung bakit. Para sa kanila rin naman po ang sinaiir ng lungsod ng Lupa City. Dito po tayo ngayon sa Santo Niño Chapel, Poblacion. Ito pong chapel na to, isa po to sa kinikilala sa Muntinlupa City. Dahil tuwing kabuwanan po ng February, alos, ito yung pinakamalaking pagdadaos ng kapiestahan po rito sa Santo Niño. At nakikita niyo po ang plaza na to, naka-lockdown po. Noong araw ay walang pinipiling oras, lagi pong may tao rito. Ngayon makikita nyo halos wala, kukunti na lang po. Dahil sa pinaiiral po nilang higpit ng local government po nila rito. Ngayon po, samahan nyo ako, magtatanong-tanong po tayo sa mga makikita nating mga tao rito sa loob ng plaza. Ganda nga po po, Nay. Ano po pangalan niyo, Nay? Arlene po. Arlene? Arlene ano po? Solomon. Arlene Solomon. Ito po, na salubot po si Nanay. Siya po yung nagtitinda ng sampagita rito. Nay, kamusta po yung pagtitinda niyo ngayon dito sa simbahan ng Santo Niño? Ayun po, mahirap po kasi hindi na tulad ng dati po na marami nagsisimba, madalang po. So, ngayong madalang ang inyong pagtitinda, nauubos niya rin po ba yung sampagita nyo o marami pa rin natin? Marami po natin. Kumpara sa mga nagdaang normal na buhay natin dati. Eh, kamusta naman po ang kinikita nyo dyan? Kunti lang din po, hindi tulad ng dati na kumikita po ako ng 1,000 rin, gano'n. Ako para noon, kumikita kayo 1,000, ngayon po. Ngayon, mga 300 na lang. 300 dyan. Ito po bang simbahan ng Santo Niño ngayon? Nakikita ko po, may mga pupapasok, pero nagmimisa pa rin po ba dito? Wala na po. Ay, hindi na po. So, pero welcome po siya, ang mga tao, pumasok. Pumasok lang po, mga tao. Social distancing lang po, no? O, napansin ko nga po, bukas po siya. Kasi sa ibang simbahan na napansin ko po, sarado. Kapag napadaan ako sa Magdang Baklaran, nandumaan ako, sarado po talaga, pati gate. Buti naman po dito, may bukas. Oh, buti pinayagan yung local government. Pinayagan na po dito na, mabuksan. So, ganda nga po, kuya. Ano pong pangalan nyo? Carlito Managio po. Member po ng Special Operation Group ng Barangay Poblacion. Kamusta naman po yung pagiging SOG niyo po rito sa Barangay Poblacion? Dalawang bagay, sir. Mahirap dahil siyempre may pamilya tayo na mas madalas hindi natin nakakasama. Mas madalas yung serbisyo natin para dito sa Barangay Poblacion. Masaya naman kasi nakapaglilingkod tayo sa mga kapwa natin mamamayang Montilipeño para mailayo sila dito sa pandemya ang ating kinaharap. Meron na po ba kayo na-encounter dito na nasita, tapos na na-check na po dito sa barangay na positive? Meron na po ba kayo na-encounter na ganun dito? Actually, yung ganyang information po, wala po sa amin yan eh. Ang operation po ng Special Operation Group ng Barangay Poblacion ay
nasa pagsitaho ng walang quarantine pass, mga walang Christmas, under the RA 1133-2 natin, tsaka yung Article 151 natin. Doon po kami nakakonsentrate, pati sa clearing operation po ng mga sasakyan po natin dito sa mga inner road tsaka national road. From the beginning po ba nag-lockdown dito, na, membro na rin po ba kayo ng barangay? Yes, sir. Yes, sir. Kasi po, na medyo nabalitaan ko po, eh, isa raw po kayong pastor. Yes, sir. Nagpapastor tayo. Nagtuturo po kasi ako before the pandemic, ay nagtuturo po ako sa Bible School sa Las Piñas. So, paano nyo, hanggang ngayon po ba nagtuturo pa kayo? Bali, nasa ano po tayo? Nasa online po tayo. Paano nyo naman po na pagkakasyang oras nyo? Sa gabi po, nagsasakripisyo yung mga estudyante natin from 10 to 1 a.m. Doon po tayo nagkaklase. So, anong oras po ang shipping niya dito? Anong oras po kayo nag-start dito? What time? 7 to 7 po, sir. Alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Meka... Bravo 3-5, Bravo 3-5. Ang Special Operation Group sa pangunguna po ng ating team leader, si Oscar de los Reyes. Lahat po kami membro ng morning team ng SOG. Wala po kami day off. Ibinibigay po namin yung buong sanlinggo po namin para sa barangay poblasyon. So, i-compare po natin yung unang inilabas ng MECQ at nagbalik po ang MECQ ulit. Ano pong naiyan din tulad nyo po sa dalawa? Saan po? Mas mahirap po ba yung nauna o mas mahirap po ba yung itong naibalik? When speaking of deterrency, yung pagbabawas ng mobilization ng tao, nung MECQ medyo... yung salitang layman term, mga ngarag tayo kasi ang dami ho talaga. Nag MECQ tayo, GCQ tayo. Nung bumalik ho tayo sa MECQ, medyo nahirapan po tayo gawa ng nung nag GCQ po tayo, nasabik yung taong lumabas. Dahil galing ho tayo sa ECQ tsaka MECQ before. So nasabik ho silang lumabas. So nung bumalik ho tayo sa MECQ, medyo nabigla ho sila. Lalo-lalo na yung mga mamamayang taga-poblasyon na hindi naingatan yung iba nilang quarantine pass. Pero speaking of mobilization ng tao, itong araw na paglilingkod natin sa under MECQ ay nababawasan naman po yung mobilization ng tao. Ang problema lang po natin madalas dito, yung operation natin sa clearing operation, doon sa mga sasakyan na nasa inner road at national road. Saan po ba kayo mas naghihigpit dito? Sa motor o sa four-wheel vehicle? Sa speaking of clearing operation, sa ano, mas naghihigpit po tayo sa mga tricycle. Sila yung madalas na pumaparada sa mga inner roads. Ano masasabi niyo po sa mga tricycle na pumapasada po rito? Sila po ba yung sumusunod sa... Opo, sumusunod naman mo. Kaya lang, hindi natin may iiwasan. Minsan may mga pasaway, minsan may mga nagbabakasakali. Hindi naman na natin masisisi dahil sila may mga pamilyang umaasa rin doon sa kanilang kinikita para may makain sila. Pero as long na napapakiusapan natin sila, naiintindihan naman nila kahit pa paano. Dito po ba sa lugar nyo, siyempre hindi po naiiwasan may mga pasaway. Madalas yun po ba napapasyalan yung lugar na nakikita yung pasaway sa inyo? Opo. Katulad nung kanina, nung sumama po kami sa operation nyo, nakita rin po namin yung higpit ng inyong batas dito sa inyong local government. Which is tama naman yung pinaiiran nyo. Opo, lahat po yun under the Article and Republic Act na pinatutupad po natin. The Bayanihan Law, the ordinance ng city government ng Puntindupa, and the executive order ordinance po ng barangay poblasyon headed by Kapitan Alin Ampayo. Ito naman po, meron pa akong isang namit na isang frontliner po. Anong pangalan mo, kuya? Nestor Vibora. Nestor Vibora po. Vibora. Ah, Vibora. Isa po siya sa mga frontliner natin dito sa barangay poblasyon. Kakamustahin lang po natin kung paano niya po na... nakapagsaservyo siya ng mga kanyang kabarangay rito. Dati po kayong ano eh, di ba po, sa mga relief good, sumasama po, no, namimigay. So, since nawala na po yung mga ayudang pagbibigay ng relief good, birang frontliner, ano naman po ang pinagkakaabalaan nyo ngayon dito? Sa ngayon po, balik po dito sa dating trabaho, pag pinagdadrive ni Kap, kanyara, may pupuntahan,
ayun, nagda-drive ako sa kanya. Pag naman nandito yung talagang driver niya, dito lang ako sa barangay. So wala na po ba kayong ibang pinagkakitaan bukod sa dito sa barangay? Wala na. Ito so kamusta naman po yung kinikita niyo sa inyong barangay? Okay naman siya. Okay naman na kahit paano eh, malaking tulong sa pamilya. Paano niyo naman po nabubuhayan yung pamilya dahil sa siyempre, sa liit lang po ng inyong kinikita. Paano niyo naman po napagkakasya sa inyong pamilya ang inyong kinikita? Sa awa naman ng Diyos, may mga trabaho naman yung mga anak ko kahit pa paano. Hindi naman kami sumasala sa ang araw-araw. Kasi po nung araw nung nakita ko po kayo sa relief board, sa po kayo namimigay, nakita mo po namin na na-aksidente kayo dahil sa inyong pagsiservisyo. No? Kamusta naman po yung pila nyo? Okay na, medyo magaling na. Okay na po. Wala na po. Nahilom na po ba? Buti naman po. Okay. So bukod yun po, ano pa po ibang pwede nyo pong gawin at ma-i-share nyo sa inyong mga kabarangay rito? Oo, like for example, maipapayo nyo na lang po sa mga ibang kabarangay nyo dito para maiwasan po natin ang kinaharap po natin virus na to. Doon po sa mga taga-poblasyon o hindi mga taga-poblasyon, konting ingat lang po sa ating lahat kasi medyo mabigat po ang kalaban. At hindi po natin siya nakikita, kaya pa po magkasakit na yan sa panahon ito. Lalong-lalong na yan, puno po ang mga hospital. Kaya pati po ang mga lokal natin o national, nahihirapan po kung paano ang gagawin sa mga tao na nagkakasakit. Dangapon, kuya, ano pangalan mo? Ako po si Albert Malatlang. Ang si Don Santos kong Kulbos TV Channel. Boss, medyo magtatanong ka lang po at pakamusayin ko lang po. Sino pa po may arin to? Ako po. Akayo po ba? Kamusta naman po yung pananay nyo rito? Okay naman po. Kaso nga lang, medyo tumumal talaga kasi buha lang yung pandemic. Kasama rin po kami sa na-apektuhan po eh. So, kumpara nung hindi pa tayo sa pandemic nung araw, kamusta naman yung pasok ng mga customer nyo? Malaki po yung pinagkaiba talaga kasi dati talagang malakas po talaga eh. Marami yung operator eh. Ngayon talagang kumunti po eh. No, andyan din po ba yung mga pamilya nyo? Kasama nyo rin po mga pamilya? Wala po. Yung mga pamilya ko po nasa... Bali yung tatay ko po patay na po. Tapos yung nanay ko naman po nasa Bulacan po. Bali kasama ko lang po dito itong... Si Erning, yung manahe ko po. Erning! Sir, ganda ako. Erning, pakita ka dito. itong nagdaang araw, marami rin po ba kayo nakatanggap po? Talagang... Wala. Kumbaga, yung tipong wala lang, makakakain ka lang, tapos pambayad lang sa upa, ganun. Pero yung talagang sobra, wala eh. Parang ganun. Dapat siya po, bukod sa pananay mo ng mga pantalon, ano pa po ang ibang tinatanggap niyong gawain dito? Nagtatahi rin po kami ng pantalon, polo, mga ganun. Pero kalimitan po kasi, pa-repair eh. Mga repair, gaya na ito. Lahat-lahat ako. Kumbaga, ngayon, kalimitan, parang pa-repair eh. Yan, kasi po, may mga patches kayo, magawa rin po ba mga patches? Ay, hindi. Nagpapalagay lang sila sa amin ng patches po. So, hindi kayo gumagawa ng patches? Hindi po. Kumbaga pinapalagay lang po nila. Meron din po bang mga nagpapatay nyo sa extra diretso? Meron po. Meron din po kami. Meron yung angle ko po. Kumbaga pinapasa ko lang po na kumbaga doon natatahiin po. Tapos kukunin nila lang po dito. Kumusta naman po ang buhay mo rito? Bilang mananay? Okay naman po. Kumbaga maski may pandemic po. Nakaka-arouse po. Matagal ka naman na mananay rin ako? Matagal na rin po. Kaya eh. Kaya Monchi, matagal na rin po ako nagtatay. Bali, mga 15 years na po. Oo,
malalo. Magali naman ang ahay na lang. Hindi naman po. Ang pinakamagaling po talaga yung tatay ko eh. Tagal na pala experience ko. Kaso mananahin mo yung tatay ko? Oh, mananahin po. Parang nilana ko ng ginawa. Ah, pag-aari niyo talaga ito? Ay, hindi po. Nakukupahan lang po ako dito eh. Ah, nakukupahan lang? Oo, nakukupahan lang po. Malaki naman po ba ang tinikita niyo dito? Sapat lang po. Kumbaga, na-araos din po sa araw-araw yung kinikita rin po ngayon. May asawa ka naman? Wala ko po eh. Girlfriend po. Real girlfriend. Wala ko po ng anak. Ilan ang girlfriend? Isa lang. One lang din. So, salamat sa Monty Coras na ibigay mo sa akin. Maraming salamat din po. For Monty. Dapat po kuya, ano po pangalan niya? Hey, John po, John. Monchi and Tom Santos from Culbos TV Channel. Magandang hapon po. Medyo magtatanong-tanong lang po ako, kakamustahin ko lang po yung negosyo niyo. Kamusta naman po ang negosyo niyo ngayong pandemic time? Ayos naman po. Kung ito, nag-umpisa rin po sa pandemic ko, ginawa po namin yung positive yung magkakaroon po ng ganito para at least medyo mas magkaroon po ng panibagong buhay naman po. Matagal na po ba itong negosyo niyo? Hindi po. Nag-umpisa lang po ang parisan namin nung nakaraan po pandemic po, nagkaroon ng lockdown. Nag-umpisa lang po. Sa tropa-tropa lang po nag-umpisa. So, nasarapan po yung tropa. So, lumaki na lumaki hanggang nagkaroon po na kami ng payo sa alabang. Tsaka dito po. Nung nag-lockdown po nung unang MECQ rin sa Tikpa, continue po bang nakabukas to? Or? Hindi po. Sa looban lang po kami. Sa looban lang po kayo? So, dati ang customer lang po na yung mga kaibigan lang po. Opo. So, natuwa po sila. So, ang dami nakatigil. Dumadami din po pa. Sabi namin, hindi na kailangan sa loob. So, ilabas na natin. Take-out lang po talaga. Baka naman masarap ang luto nyo, kaya medyo hindi kayo naapektuhan ng pandemic. Hindi naman po, kasi binago po namin yung tema ng pares eh. Opo. So yung pares, kinawa po namin may twist ng bulalo po. So yung pares na nakasanayan, na walang gulay, walang mais, may nilagyan po namin ng bagong twist. Bigyan po natin yung pares ano, yung araw po na wala pa po pandemic, kamusta naman po yung kinikita nyo yung time na yun sa kinikita nyo po ngayon? Mas maganda po kasi dati po sa looban, isang maliit lang po yung nag-umpisa kami. Ngayon, nakaka-apat na ganito po kami sa isang araw. Ay, ibig sabihin, hindi talaga nyo naka-pay-spanit itong pandemic? Hindi po. So, ibig sabihin, talagang masarap ang luto nyo? Siguro po. siguro, mamaya, pakititim sa atin ni Kuya yung kanyang luto. Medyo may konting katanungan pa ako. Kuya, sinong nakakasama mo dito? Ayun po, yung kaibigan ko po. So, kayo ba yung talaga? Sinasama pa nila ako sa lahat ng gusto kong mangyari. So, kaninong idea po itong bulalo na po? Sa akin po mismo. Inulo pa namin yung kaibigan ko, Fining po. Ano yun? Nag-hati-hati po pa kayo sa finance? Hindi po, sa akin po. Sa inyo, ikaw ang balit talaga pinaka-utak ha? Ako. At ikaw yung financier talaga. May pamilya po kayo? Wala po, single po. Diba? kaya pala naman eh. Ba't di pa po kayo nag-asawa? Busy po sa girlfriend negosyo. Girlfriend po, meron. Wala akong busy sa negosyo. Ayun, negosyante talaga. Kaya, mamaya, ako medyo nasasarap pa na eh. Mamaya, papatikin sa atin ni Kuya to. Salamat po, Kuya. Sa accounting hours na ibinigay mo sa amin, no? Ito, pagkatapos po siya ang interview, papatikim niya po sa akin kanyang luto. Doon talaga malalaman. Sarap. Tinatawag ko eh. Pero yun, sa laki nito, nakuubos po. Ibig sabihin, talaga masarap kong luto niya. Ayan po. Tatanggalin ko lang po ha. Pamahuli ko. Okay na. Kaya naman pala eh. May pinagmamalaki. Babalik kami rito. Kung magbabayad kami. Siyempre, negosyo yan eh. Sama. Ingit mga kasama ko. Ha? Si Direk, nakatawa. Naingit. Parang gusto kumain. Nagko-control. Sama. Grabe. Wala na. Ano po yung pinagkaiba namin?
hindi siya maano ko? Hindi siya masebo. Kaya pwede sa mga high blood. Pwede ka direkto. Para hindi lang mainat ang ulo sa amin. Ganda nga po po, ate. Ano po pangalan niya? Ako po si Ate Emma. Ate Emma. Ay, ako po si Monchi Agabaw Santos from Culbos TV Channel. Eh, mangangamusta lang po ako sa inyo. Nakalamin ko lang po ang palagayan ng yung negosyo rito. Alam niyo naman po, nagkaroon po ng pandemic. Iba po, sa ibang mga napuntahan ko at natanungan eh. Masyado silang apektado na nangyari. Kamusta naman po ang negosyo niyo rito? Apektado din po kami. Kasi po nung panahon po na binalik po tayo sa medyo normal na ano, malakas po talaga ang bentahan namin. Ang oras po nang nabukas namin, alas 10 po ng hapon, inaabot po kami ng alauna hanggang alas 10 po ng madaling araw. E nung nag-MECQ po ulit tayo, syempre pang umaga po, ang nangyari po, sumabay po kami sa oras ng ano, naging alas 6 po kami ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. So ang customer po namin is talaga pong kumonte. Kasi po, syempre, yung mga customer, sanay po na ang bukas namin ay gabi. So, ang customer namin ay kumonte. Talaga pong bumaba ang benta. Nagda-dining rin po ba kayo rito? Tulad dati o puro take-out na lang? Dahil kasi po, ano eh, syempre po, meron po may mga riders. Pagka po napadaan, gutom na po talaga. Yun, napapa-dining po talaga namin, napapakain po talaga namin dito. Kamusta naman po yung kinikita nyo nung normal time? At yung ngayong pandemic time, yung kinikita naman po? Apektado po talaga kasi halos ang kinikita po namin sa ngayon na nag-pandemic uli, eh, kalahati po ang nabawas sa kinikita po namin yung kami ay panggaling. Kamusta naman po yung pamilya nyo? May anak po ba kayo? Ako, marami po akong anak, anim po. Anim, no? So, paano sila nabubuhay sa nangyayaring to? Sa ngayon po, ito, buti na lang po yung nga, yung mga kaibigan ko, yung mga amo ko, si Raymond at saka po si James, nagbukas po nitong lugawan. Dati po talaga sa mga kainan din po ako nagtatrabaho. So, nung nag-pandemic po, nagsara po yung dati kong pinapaslaban. Sa loob po ng, siguro po, 4 na buwan, no? Opo. Na wala po talaga akong trabaho, no? Masa lang po kami sa mga bigay, yun lang po. So, nung medyo nag-normal po tayo, ECQ ba, or... Basta ganun po, yun, nagbukas po itong dalawang kaibigan ko ng negosyo na itong gawin. Tamang-tama po na tinawagan po nila ako. Si Mr. po, saan po ba nagtatrabaho? Ang Mr. ko po, wala pong trabaho ngayon kasi may sakit na rin po. Oh, may sakit. So, mag-isa ka na lang? Opo. Eh, hindi po ba kayo natatakot na ganyang sari-saring nakakahalimutang tao, nakakaharap, customer? Nasa pag-uwi nyo na hindi nyo po man naisip na baka mamaya kayo po ay may dalang virus at mahawaan yung pamilya. Sa palagay nyo po? Natatakot din po. Natatakot. Pero siyempre po kailangan po maghanap buhay. Gaya po ng sinabi ko, anim nga po yung binubuhay ko, anim po yung anak ko. So kailangan po talaga magtrabaho. Ang kailangan lang po talaga, mag-ingat lang po talaga. Yan, katulad po, mag-face mask. Yung sa mga pera po, yun, meron kaming dalagyan ng pera para po hindi natin mahawakan. At bago pag-uwi po, yun, nag-alcohol po ako, mag-alcohol po, bago po ako umano sa loob ng bahay. Talagang sinusunod niyo yung mga bagay-bagay po, na kailangan talaga. Kailangan po talaga kasi mga bata po yung ka-apekto ang pag-uwi po sa bahay. Ilang taon na po ba yung panganay niyo? 15 years old lang po. So lahat po sila nag-aaral po? Kamusta naman po yung pag-aaral nila? Sa ngayon po, ano yun, in-enroll ko nga po, di ba, online. Through online? Opo. In-enroll ko po silang lahat. Paano nyo naman po na pagkakasya yung kinikita nyo sa pag-aaral nila? Ano po kasi ako eh, siyempre, pag, di ba, dati po kasi, ang pasok ko dito hapon. So sa umaga po, meron pa po akong ibang pinagkakakita. Siyempre, ano po yung binubuhay ko, kailangan po dagdagan yung sipag para ano, nagbebenta po ako ng mga kung ano, ng mga pina. Damit-damit po, ano po yung pwede ko. Napakasibag naman talaga. Pinabahay-bahay ko po sa mga kaibigan ko. Nanay Emma, no? Kailangan po talaga. Ito po, Anay, salamat po sa konting oras na ibinigay niyo po sa amin. Muli, yan, narinig niyo naman po yung kwento ni Nanay Emma. Nakalungkot din po. Dahil sa hirap ng buhay, alam niyang bawal yung mga pangyayaring may pupuntahan siya sa ganito, ganito. Pero nagsasacrifice po siya.
iniisip niya lang po. Talaga, para sa kabubuhay po ng kanyang pamilya. Ano po ang anak niya, ang eldest po is 15 years old, lahat po nag-aaral pa. Bukod sa may trabaho po siya rito, meron pa po siya ibang pinagkakabalan sa umaga. Ganun po siya nagsasakripisyo para mabuhay ang kanyang pamilya. Good evening po, kuya. Yes, ano po pangalan niyo, sir? Ako si Mr. Rodolfo Cardigal, Deputy Chief ng Panggabi, Night Chief ng Barangay Police. Ako si Monchi Agabao Santos po, ng Full Boss TV Channel. Nice to meet you po, sir. Okay. Konting katanungan lang po, since di nabinarin lang naman kami dito sa lugar niyo, kanina pa rin po kami nag-iikot dito at inaalam po namin ang sitwasyon niyo rito sa Barangay Populasyon. So kayong Chief Deputy rito? Yes, sir. So, paano niyo po naman na-handle ang situation dito sa gabi since kayong nakaratoka dito sa gabi sa inyong barangay? Yes, sir. Kasi actually, hindi naman tayo common na rin naman. Ang issue natin is sa pandemic natin, sa COVID, ano? So, doon kami nakatutok ngayon. Ang ginagawa namin dito, bigyang atensyon lahat ng problema, yung awareness, yung kung paano natin mapipigilan at kung paano namin sa ginagawa namin at kung paano namin gagawin makontrol ang mga tao lalo lahat ng mga matitigas ang ulo rito na pag-alagala pa rin hindi sumusunod sa guidelines natin na ibinigay ng gobyerno. Oo nga po kasi kanina po by actual operation po kay sumama po kami. May mga napansin nga po kami na may mga ibang lugar pasaway. Pati yun na interview rin po namin pang nawag niyo kasi hindi sumusunod sa protocol, no? So, sa mga oras na yun, sa nakikita namin pangangalaga nila sa mga tao nila sa mga ganong oras, dito naman po sa inyong oras po na panggabi. Actually, nagtutuloy-tuloy rin po bang yes, kung ano po yung ginagawa nung sa umaga, tinutuloy namin sa gabi. So, nagkataon lang naman kasi sa gabi, medyo since ang iba yung umaga, iba sa gabi kasi kukunti na yung mga pasaway, kontrolado na. So, itinutuloy na lang namin kung ano man yung mga naumpisa ng umaga, tinutuloy namin. So, since yun nga, kailangan natin kontrolin yung mga tao sa paglabas-pasok, actually, napapag-usapan naman namin yan. Itinapos sa mga tao ko, no face mask, curfew hour, pinapatupad namin yan. Hindi mo kami tumitigil lalo sa gabi. Alam niyo yung curfew. Sa kung maraming tao sa gabi, sa umaga, sa gabi medyo konti na lang. So tinutuloy na lang namin. Hindi mo kami tumitigil. So, sa pagiging frontliner po, may iba pa po ba kayong ibang pinagkakabalan dito? Actually, siyempre. Pinagkakitaan na nila. Sa ngayon kasi, wala na kami. Nakatuto kami dito. Sa karamihan kasi nag-sacrifice na no bilang pagtugon since naman ang ginagawa natin dito ay pangkalahatan nakalimutan na halos yung mga extra curricular no nakatutok lahat tayo dito sa pandemic na to since na banggit sa aking sacrifices no gaano katagal o gaano kalaking oras naman po na ibibigay niyo sa inyong pamilya? Dahil sa nakikita namin, para mahaba rin po yung oras niyo dito sa paninit. Actually, kung konti na lang. Kasi since kami panggabi, matutulog kami ng konti. Yung extra curricular namin para sa pamilya namin, medyo nabawasan. No? Kasi kailangan rin na may magpahinga. Kailangan namin para kasi ng immune system namin, pangangatawan namin. So, dito, pero sa trabaho namin, kailangan ibigay namin yung kung ano yung duty namin. 12 hours kami, 7 to 7. Kailangan ibibigay namin lahat yun. So, yung sa pamilya namin, nabawasan. No? So, alam po natin na lahat po tayo na apekto ng itong pandemic na to. Gano'n po kayo naapektuhan dito regarding yung family na apektuhan din po ba yung financial nyo sa panggasa nyo araw-araw? Yes, kasi o doon sa lahat naman na in general, ano,
lahat naman apektado. Ngayon, eh, since amin, since kami frontliners, ito lang naman din ang sinasabi natin na pinagkukunan namin, kailangan namin i-sacrifice, dito kami kumuha, kailangan ibalik namin kung ano yung binibigay na ayuda o pasahod o ng ating gobyerno, ano ko namin, pinapalitan namin ng sinusuklian namin ng, sa unit namin para makatulong sa ibang aspeto kung ano man yung para dito sa pandemic na kinakarap natin. Di nyo rin po ba naisip na bilang isang frontliner na andin yung sacrifices nyo, di nyo po ba naisip na may mga time na pag umuwi kayo eh, hindi nyo po ba na ipapasok sa isip nyo na baka mamaya isa na pala kayong may dalang virus na madadama nyo, maibibigay yung actually po, sa ganyang pangarap po, hindi naman po kasi, hindi naman po nagkulang ang ating kapitan. Nagbibigay naman sila ng preventive measures, mga pag-iingat. Hindi naman sila nagkukulang ng supplies. Una muna yung nagsasanitize kami, may mga alcohol. No, nagbibigay naman ng support sa amin, hindi nagkukulang. Todo support po ang aming barangay chairman dito para sa kaligtasan namin, since kami nga yung frontliners, malaking bagay po. Pasalamat po kami doon. So, andun yung support. Actually, ito po, may alcohol nga, napansin ko nga po. No? Talagang, napansin ko nga po, eh, andun talaga yung self-confidence nyo na umuwi man kayo sa inyong pamilya, nakakasiguro silang safe din sila, no? Opo. Eh, dito naman po sa yung sinasasakupan sa loob ng barangay naman po, kung dito naman po kayo nakakasama sa pag-ronda-ronda, anong routine po ginagawa nyo rin? Actually, since kami nga nasa Department ng Barangay Police at in peace or, nasa peace and order kami, kasama na rin po yun. Since nakatutok na dito sa pandemic, may mga hindi natin na in-expect na may mga complaint pa rin na dumarating. Pagdating sa mga sa peace and order nga, hindi naman nawawala yun. May mga tao rin naman tayo, kompleto naman tayo sa tao. Hindi nagkukulang. So far, so good. Eh, nagagampanan pa rin naman namin yung trabaho namin sa peace and order. So, may nababintang din po ba kayo dito sa lugar na meron din po ba kayong mga karambarangay dito na nahawa na po ba? Actually, kung sa data, no, sa datos natin sa Muntinlupa, hindi naman nagkakalayo ng datos, no? Talagang maraming pumapasok din sa positive o apektado. Since ang hindi naman na kayo, kulang kami sa kaalaman kung ano yung nangyayari sa ibang barangay, pero alam namin, meron. At since siyempre, dito kami nakatutok sa barangay na namin. So, bigyan po natin comparison wise, no? No, kasi lumabas po yung dating MECQ, di ba po? So, anong iharin tulad niyo po sa nagbalik na naman ng MECQ dito sa lunsod ng Actually, alam din naman natin lahat, diba? Mas mahigpit yung ECQ kesa sa MECQ. Okay. No? So far, no, dito, medyo kami, na kaya kami nahihirapan kasi nga, minimal o limitado yung galaw namin. No? Kahit naman siguro saang ahensya o agency, PNP o kung ano pa man na nakakasakop na NGO, medyo nahihirapan. So far kami, bakit gagawin namin kung ano yung direktiba, ano yung guidelines, ano yung instruction ng aming barangay chairman at kung sino man yung namamahala, yun ang sinusunod namin. Kudo kahit sa city health office, yun ang sinusunod namin. Maraming salamat po, sir. Ayan, natunghayan niyo po ang sari-saring kwento dito po sa barangay poblasyon, Muntinlupa City. Tulad kanina po na maagang napasama kami po sa actual operation po. Nakita po natin ang hirap nila at mga ibang kababayan po natin na talagang alam po nilang bawal lumabas kahit walang quarantine pass. Pero pinilit po nilang lumabas, gawa nga ng may pangangailangan po sila para sa pamilya nila. Andun yung 93 po rin po yung isang frontliner natin na si Ma'am Solomon. Andun din po yung hirap niya dahil hindi niya po gano'ng nakakasama na yung kanyang pamilya. Gawa nga ng nag-full time po siya bilang frontliner. Andun yung sacrifices po nila. Ayan po, mga kababayan, sobrang nakakalungkot, pero nakita po natin ang pagmamahal po nila sa ating kababayan. May paglaban lang po nila ang dapat ipaglaban dito sa umiiral pandemic po natin. At din po,
si Sir Carlito na isang pastor na nag full time rin po bilang isang frontliner. Talagang sinasacrifice po nila lahat-lahat. Paglaban lang po nila na huwag magkasakit ang ating mga kababayan dito sa barangay poblasyon. At hindi po yung na-interview ko si Barangay Chief na si Mr. Angelo. Na-interview ko po siya. Halos nakakaya actually. Pero napigilan ko kasi naawa po ako sa kanya. Nakikita niyo ko yung time niya, yung effort niya, ibinigay niya para sa ating kababayan. Na wala po talagang pwede makapasok dito sa kanilang barangay na ipinagbabawal na yung virus na yan hanggat maaari paglaban nila. Halos nung na-interview ko po siya, nalaman ko pa po buhay-buhay nila, asawa niya, at na-interview ko po siya, na tanong ko po siya, di po ba kayo nag-aalala kung kayo uuwi po sa inyong bahay na may dala rin po pala kayong virus. Maganda naman po ang kasagutan niya. Self-confident ang pinairal nila dahil magaling po ang namumuno nila, ang isang barangay captain po nila. Andun yung complete gadget po sila sa panlaban sa umiiral na pandemic na to. Andun din po yung binibrief nila ang kanilang team bago sila mag-ronda sa loob po ng barangay nila. Yan po, at marami pa po kayong malalaman sa aming mga kwento. Ako po si Monchi Agabao Santos mula sa himpila ng Kulbos TV Channel, at ito po ang ating kwento. Yan po, aming pong na ibahagi sa inyo at natunghayan niyo po ang aming mga kwento dyan po sa Barangay Poblasyon Muntinlupa. At before that, gusto po nga pala namin pasalamatan si Kapitan Allen Ampaya po. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap niyo po sa amin sa inyong lungsod, sa inyong barangay, Barangay Poblasyon po. At pinasasalamatan rin po namin ang aming mga televiewers. Maraming salamat po. Don't forget to like and share lang po Kulbos TV channel. Kwento nyo, kwento ko. Papasalamatan ko rin po ang ibang mga viewers natin, no? Tsaka yung mga ibang na-interview po namin. Maraming salamat po. Always stay safe. And pasasalamatan ko rin po, siyempre, ang aming team, Kulbos team. Lalo po ang aming mabait at masipag, matyaga na director na si Chokoy Torres, ang aming DOP, si Apro, ang aming reggae boy. Walang iba, si Maverick Malahito. Ang aming audio man, si Milbonski, ang cameraman namin na si Chris Mar Astudillo, at ang aming technical editor na si Chad Panyero Garcia. At siyempre, sa lahat, ang aming pinasasalamatan, napakabait po naming producer. Dante, Cool Boss, salamat. Bago po kami magpaalam, ano po, bibigyan ko po kayo ng isang awitin. Meron po akong guest ngayong hapon. At maya-maya, ipakikilala ko po sa inyo ang special guest ko po. Pasasalamatan ko rin po, by the way, ang pamilyang Kabigting Family, Buesa, Dimanlig Family, Santos and Agabao Family, dyan sa Isabela. At pinasasalamatan rin po namin, yes, Charlie Pride, thank you for watching. Ang Ace Malabag, Artist Entertainment, salamat sa panunood nyo. Marami pong pasasalamatan. Ba, maubos po yung oras. Pero ba, every Saturday po, ha, don't forget, andito po kami sa Kulbos TV channel. Kwento nyo, kwento ko. Ito po. Ito na, maririnig nyo na po. Meron po akong special guest dito, dalawa po. Surprise po ito, sinurprise nila ako. Ngayon, pakikilala ko na po sa inyo. No other than ang aming audio man at cameraman, Milbonski and Chrismar Astudillo. Please welcome them. Hello po sa mga nanonood. Awit na naman kayo ng isang awit na original po ito. Nag-collab po kami ni Sir Dennis Rojas. Inspired po dun sa
pelikulang Pamilya Puti, produced by our own very own Dante Salamat, Kulbos. Ito po, 1, 2, 3. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tara na sa Baryo Balagbag, kung saan tayo nagkakilala, ating samahan sana ay magtagal, gaya ng kawayan ng dumaan. La 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 la. La 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 la. Yaman na ikaw ay makilala, tunay kang kaibigan, maasahan ka. Bagay ay lumipas na, kalungkutan man ito o pagkabigo sa ating mga pangarap, huwag kang ihinto. Magandang buhay ang bagong simula. La 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 la. La 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 la. Pagmamahal ang siyang mangingibabaw, gabay ang aring araw, liwanag ang matatanaw. Sama-sama, sabay-sabay, tayong maglalakbay patungo sa bagong buhay. Kalungkutan man ito o pagkabigo sa ating mga pangarap, huwag kang ihinto. Magandang buhay ang sa atin naghihintay, ngayon na ang bagong simula. One more time. Magandang buhay ang sa atin naghihintay, bagong simula. Mabuhay ang Pamilya Puti. Mabuhay. Yan. Thank you. Mil Bonsky and Chrismar Astudillo. Salamat ha. Yan po yung awitin sa isang pelikula po namin na pinamagatang Pamilya Puti, produced by our good looking napakabait na si Dante Kulbo. Salamat. Bago po ako magpaalam, pasasalamatan ko rin po ulit ang mga televiewers. Christy, thank you so much for watching. Always stay safe. Garcia family, Panyero family, Torres. Sa lahat po ng mga nanood, don't forget po, i-like and share po ang aming palabas, ang aming programang Kwento Nyo, Kwento Ko, Only Here at Kulbos TV Channel. Maraming salamat po. Kami magbabalik po sa Sabado, every Saturday po, dito kami.
Cool Boss TV Channel. Kwento nyo, kwento ko. May konting katanungan nga pala, no? Sandali, may konting katanungan ako dito. Ito si Mil. Si Shrek? Mil, may tatanong lang ako. Oh. Ikaw napapansin ko kahit saan tayo mapunta, kahit saan shooting, ano? Lagi ka may bit-bit na gitara eh. Asawa ko to eh. Pero ngayon, ganda ng gitara mo ngayon ah. Oh, sa ito eh. Galing Japan eh. Oh, di, mahilig ka lang mag-gitara to. Biglang gumagawa ng composition to eh. Kahit nga hindi ko gitara, gini-gitara ko eh. No? Ito naman si Mil, nagulat ako. Nag-beatbox kasi vocalista talaga to ng banda eh. Mil, ano ba si ano pala? Chrismar. Chrismar. Chrismar, kailan ka pa ba nagsimula magbanda? Since birth. Hindi pa naman. Matagal-tagal na rin. Mga siguro 10 years. 10 years? Rockers to eh. Anong mga pyesa mo? Anong mga kinakanta mo? Kadalasan kinakanta ko metal. Metal boss ng kamote, metal boss ng talong. Metal boss ng litaw. Pwede. Tausi. Ano okay na kayo dyan? Okay, okay ka. Barang hindi ka masaya. Pwedeng dito ka na. Orang hindi ka okay to. Ako okay na ako. Eto, magbabalik ako dito. Sinap sa'yo. Maraming salamat po muli sa mga nanood. At sana may natutunan po kayo sa aming naibahaging mga kwento. Tungkol sa pinagdadaanan po nating pandemya sa ating bansa. Sa akin po talaga, may natutunan rin po ako at may kalungkutan na naramdaman habang ako'y nag-i-interview po. Dahil nalaman po, sari-saring buhay po ang nalaman ko po sa barangay poblasyon na kahit alam po nila ipinagbabawal po ang lumabas, talagang hindi po nila maiwasan na hindi lumabas. Maitaguyod lang po nila ang kanilang mahal sa buhay. Katulad halimbawa ni ate, si nanay pala, Nanay Solomon, na nagtitintan sa Pagita, biro nyo, taga San Pedro de Laguna pa pala siya. Dumadayo pa ng muntin lupa para makapagtinda pa ng sa Pagita. Minsan kinakapos pa siya. Tapos, minsan, pag walang benta, namang problema sa pamasahe pa uwi. Isa pang naalala kong kwento, yung isang na-interview ko na si Nanay Emma, na nawalan rin ng trabaho, buti na lang may sumagip sa kanya, ang kanyang mga kaibigan sa Muntinlupa. Sarap kong kinikilalang lugar din po yan sa barangay poblasyon, yung Amparo. Nakakaawa rin po at nakakaiyak. Kung tutusin ako, minsan nadadala habang in-interview ko sila, nadadala ako, pinipigilan ko na lang. Lalo na yung kwento rin po ni barangay, yung chief of barangay police ng barangay poblasyon. Nakita ko yung effort niya talaga, yung tiyaga niya, yung pag-debrief niya sa team niya. At lahat po sila talagang nagsasakripisyo. Minsan di na po nila naiisip na sa pag-uwi po nila may dala na po silang virus na makakahawa po sa kanilang mahal sa buhay. Pero andun, tinanong ko naman, talagang nakita ko andun confident din na talagang hindi sila po matatabla ng virus na yun dahil nakita ko po complete gadgets po sila. Lagi may dala po silang mga pangontra sa virus na ating kinaharap ngayon. Yan po, at sana po may natutunan kayo sa kwento namin na natutunan rin po namin sa kwento nyo. Huwag niyo pong kakalimutan, every Saturday, Cool Boss TV Channel, ang programang Kwento Nyo, Kwento Ko. Maraming salamat po. Munting tinig mo'y naririnig, malungkot na awit ng isang paslig. Di man halos makapagsalita.
pag-asa. Sinusuot ang init sa kalsada. Malikalang ang ngiti, ngiti sa labi, kailan matatamasa. Di ba't kabataan ay sagisad ng pagmamahal? Salamin ng tunay na malaya. Pag-asa sa balikat mo ay nagaw ng iba, ninakaw na taong mapagsamantala. Munting isipan ay nalilito, di alam kung saan patungo. Mahina mong patawan ba ang hindi maihapang nalilimos ng konting pagmamahal? Inagaw man sa'yo ang pagmamahal, huwag mabahala, di rin magtatagal. Makakamtan mo rin ang tamis ng pag-asa. Madarama mo ang tunay na ligaya. Hinahanap mo ang yakap at kalinga. Inaasam bukas ay may pag-asa. Nasasabik sa haplos ng magulang ang tanong kailan mararanasan. Di ba't kabataan ay sagisag ng pagmamahal? Salamin ng tunay na malaya. Pag-asa sa balikat mo ay nagaw ng iba, ninakaw na taong mapagsamantala. Pinagkait man sa'yo ang pagmamahal, huwag mabahala at di rin magtatagal. Makakamtan ang labis ng pag-asa. Madarama mo ang tunay na ligaya. Mamamasdan mo, madarama mo. Basta sa Diyos ika'y magtiwala. Basta sa Diyos ika'y magtiwala. Thank you very much, Mil and Chrismar. Pinaiyak niyo ako. Ang ganda ng kanta. Ito nga po pala, huwag niyong kakalimutan po, may isa po kaming project na pinopromote. Ito po, panoorin niyo po ito. Hello. Yan po ah. Yan po yung isang project na pinopromote po namin. Panoorin niyo po yan ah. Baka may mga nangangailangan po sa inyo ng magagandang bahay dyan na matitiran para sa inyong mga mahal sa buhay. Mamili na po kayo dyan.
Dito lang po yan sa aming programa. Yan po yan ang yan po yung Cool Boss Real Estate na pinangungunahan po ng aming magaling na producer na si Dante Salamat. Ito po siya, ito po. Yan. Promote. Yan po, huwag niyo kakalimutan na sa inyong napanood po kanina na sana po may natutunan po kayo tulad ng may natutunan din kami sa kwento nyo na maikikwento ko. Maraming salamat po sa inyo. Don't forget, every Saturday po dito sa Cool Boss TV Channel. Monchi Gabaw Santos po, nagpapasalamat. Bye-bye. Okay, holiday today, we'll feature again. Okay, so welcome to another segment, My Best Choice, Property Home Finders, Your Home, My Home, Our Home, and this is your host, Dante Salamat, Real Estate License Broker and TV Personality. Today, we'll feature again another project, Jubilation Enclave by Ilan Vitan, developed by